To my YouTube channel. At kung makikita nyo ang vlog ko today is all about how to reach 4,000 hours of view para ikaw ay ma-monetize ni YouTube. Kasi requirement ni YouTube na bago ka nang ma-monetize is kailangan mo na 4,000 hours of views and 1,000 subscriber. At sa aking vlog for today, ang kaya ko lang i-share sa inyo is yung 4,000 hours of views kasi hindi ko pa nare-reach ang aking 1,000 subscriber. So, bakit ko nga ba ito i-share sa inyo? Nagsimula ako sa YouTube, naggagawa ako ng mga content na alam kong iyon, yung tingin kong ginagawa ng mga sikat na vlogger o yung mga linya na tingin ko is ikatutuwa ko. Sa kagandahan is nagsimula ako sa YouTube sa paggagawa ng vlog is naka-reach naman ako ng above 50. Lahat naman siguro ng video ko is umabot ng 50 plus kaya nakakatuwa, kaya ine-enjoy ko yung paggagawa ko ng mga susunod na vlog. Ngayon, sa paggawa ko ng vlog, napansin ko na alayo-layo ng agwat ng kilala kang vlogger sa nagsisimula ka. So, ang unang-una mong gagawin is gumawa ka ng vlog na sa tingin mo, gusto ng tao. Hindi muna yung gusto mo. Okay naman yung gumawa ka ng vlog na gusto mo, pero gumawa ka din ng vlog na gusto ng tao. So, kung may sasabihin ako sa'yo na technique ko paano ito gagawin is okay yung gumawa ka ng challenge kagaya sa mga sikat na vlogger na kagaya ng ginagawa nila, ang mga content na ginagawa nila. Pero maganda din na tignan mo kung ano ba yung trending ngayon at usap-usapan at gumawa ka ng vlog about doon. Sa paggawa mo ng challenge ng vlog is isa sa mga factor na kailangan mong i-consider is kailangan pag gumawa ka ng vlog is medyo mahaba. At least lampas ng 10 minutes. Kasi kung sa 10 minutes, tapos may isang tao manunod sa'yo araw-araw. Kung may isang fan ka na araw-araw manunod sa'yo, is meron ka ng 10 minutes kada video mo. At isa pa kailangan factor na kailangan mo i-consider is medyo kailangan magsipag ka sa panunod. Kung meron kang time at masipag gumawa ng vlog, tapos nakagawa ka ng 1 vlog per day or day na vlog, is kung may isang tao nanunod sa'yo at kung yung vlog mo is 10 minutes kada video, is meron ka agad 70 minutes per vlog. So, meron kang 1 hour and 10 minutes. Kung iisipin mo, syempre, hindi lang naman isa'y manunod sa isang mga may 20 manunod sa'yo. So, ito times mo sa 20 yun. So, madami-dami na agad. 1 point tayo doon. Ngayon, ako nagsimula ako, ganun yung ginawa ko. Sinabi nila na gumawa ko ng mahabang video, gumawa ko ng mga tingin ko yung gusto ko, pero nung huli kong vlog na ginawa is napanood ko yung vlog about kay Yeng sa traumatic experience si Sir Gao. Gumawa ko ng reaction video hindi para magpasikat or gumawa ng eksena. Gumawa ko ng vlog kasi gusto ko ma-share yung reaction ko about sa video kasi sobrang dami ng babash kay Yeng. Gusto ko lang ipakita na there's someone is parang tumitingin din naman sa positive na nagawa niya, hindi na sa mga negative. Wala pa ako ibang ibig sabihin sa gusto kong sabihin, baka may mga magbash po kasi sa akin. Ayan. So, gumawa ko ng reaction video ko kay Mang Yeng. Hindi ko ina-expect na yung reaction video na ginawa ko, isumabot ng, sa mga oras na to, is 1.2K na siya. So, ikinatuwa ko naman kasi ako, isang nag-uumpisang vlogger na meron pa lang akong more than 2 weeks wala akong nagsisimula. Pero, nakareach na ako agad ng 1.2 views, tapos 10 minutes pa, or more than 10 minutes, I guess 12 minutes pa yung video na gawa kong reaction about kay Yeng. So, ang laki na nadagdag na hours of views sa akin nung video na gawa ko about kay Yeng. So, kung may i-advise ako sa inyo, yung ina-advise ko is gumawa kayo ng video kung ano yung trending ngayon, kung ano yung gusto ng tao. Kasi, kung tutuusin na, hindi sa negative, pero ang gusto ng mga Pilipino is yung mapag-uusapan, lalo-lalo na yung mga buhay ng mga artista. Siyempre, chismis, hindi ko sinasabi mga chismo sa kayo. Pero, kadalasan, doon na-attract yung mga tao sa usap-usapan na hiwalay si ganito, may ganito si ganito, nagparito ko si ganito. Diyan kadalasan mga interesado yung mga tao kasi yun yung mga kadalasan pinag-uusapan at kadalasan mga tao na nanilikahan dito sa atin is ayaw nilang nahuhuli sa mga pinag-uusap-usapan. Kaya, kung nagsisimula ka ba ng mag-vlog, okay, gumawa ka ng vlog ng mga gusto mong content. Pero, sabayan mo ng mga vlog na sa tingin mo is iyon yung mga pinag-uusapan ngayon. Iyon yung mga gusto ng mga tao ngayon. Para sa kanila, hindi sila mahuli sa mga chismis na pinag-uusapan ng mga kaibigan nila o mga katrabaho nila.
So, kung gagawa ka man ng mga video, hindi ko sinabing gumawa ka na gumawa ng mga video na kachismisan or something na hindi mo gusto yung content. Ang sa akin lang, gumawa ka ng video na tingin mo, ay, nasa tingin ko, is makakatulong naman sa'yo para mag-reach mo agad yung 4,000 hours of views na kailangan, na requirement ni YouTube baka monetize. Kasi, piling ko, mas mahirap kasing i-reach yung 4,000 hours of views kaysa 1,000 subscriber. Kasi, hindi lahat ng tao is magiging interesado na manood ng video mo. Kung yung video mo is, syempre, hindi ka naman ganun sikat na vlogger, nag-umpisa ka pa lang. So, gumawa ka na eksena kung paano ka mapapansin. Gumawa ka ng paraan kung paano ka magiging interesado yung mga nanonood sa'yo about sa content ng vlog mo. Hindi ko sinasabi na gumawa ka ng video na kung saan may apak-apakan ng tao. No. Dapat, sa paggawa mo ng video, is una mo i-consider, is una, wala kang matatapakan. Pangalawa, huwag kang magsasabi ng mga salita na alam mong hindi naman nanggaling sa mga balita o mga nasagap mong balita na galing sa iba. Huwag kang gagawa ng isang balita na galing sa iyo. Kasi may tendency na sa kapagawa mo ng mga ganong mga eksena is baka makasuhan ka pa or may mangyayari pang masama sa iyo sa mga sasabihin mo. Mag-focus ka lang sa kung ano yung mga sinasabi ng iba tapos elaborate mo lang. Parang ganon. At syang maganda din yung mga gumagawa ng reaction video kasi yung mga tao interesado dyan sa mga mangyayari lalo na yung nangyari kay Yeng na binuran niyo yung vlog niya. Tapos parang syempre ang dami na hindi malapanood yung video kaya nagalas sila ng video kung paano yung matulog. Tapos kung tungkol saan yung video ng content niya. Ayan. So, yun lang yung masishare ko kung paano makakuha ng 4,000 hours of views in 12 months. Ako, 2 weeks na ako nagpa-vlog pero nakakatuwa na hindi ko na-expect na sa paggawa ko ng reaction video about sa nangyari kay Yeng is ma-reach ko na yung 4,000 hours of views. Ayan. Hindi ko ginawa yung video na yun kasi gusto ko na sumikat. Hindi ko naman po in-expect yun. Tingin ko lang, sineshare ko to sa inyo kasi feeling ko, isa to sa mga katulong sa'yo para ma-reach mo na ma-monetize kasi ni YouTube. Ngayon, feeling ko naman, kapag na-reach mo na at na-monetize ka na ni YouTube, may 1,000 subscriber ka na, tapos 4,000 hours of views, pwede mo nang gawin yung mga content mo kasi madami ka na subscriber at madami na tutulong sa'yo. Pwede mo nang gawin yung mga linya mo. For now, kailangan siguro muna natin gawin is kailangan muna natin ma-reach yung mga requirement na kailangan niya para yung mga content naman na gusto natin gawin is magawa na natin. At least, nag-e-enjoy na tayo, kumikita pa tayo kasi first of all, hindi naman na matatanggi na unang-una kaya tayo gumawa ng vlog. Hindi lang para malibang or gumawa ng video, kundi nandun din tayo sa kikita tayo kasi di ba? Extra income, nag-enjoy ka na, tapos may income ka pa na natanggap galing kay YouTube. Ayan. So, yun nga ang aking masishare. Sana is natuwa kayo. Kung hindi man kayo natuwa or hindi man nakatulong sa inyo, pasensya na po. Pero, share ko lang yung experience ko at sa tingin ko is makakatulong sa iba para ma-reach nila yung 4,000 hours of views nila sa YouTube para ma-reach nila yung requirement ni YouTube na magkaroon ng 4,000 hours. Ayun. So, thank you so much sa mga nanood. Sana nakatulong ako sa inyo kahit konti. Kung hindi naman po, pasensya na po at ilan po ang aking makakaya. Sa susunod na mag-reach ko ang aking 1,000 subscriber is, syempre, mabibigay din ako ng tulong or ilang mga tips kung paano ko ito nag-reach. Thank you so much sa inyong lahat at sana nakatulong ako kahit pa paano.